guys, welcome back to my channel. Sa aking 2,000 mahigit na subscribers, maraming salamat po sa inyong pag-subscribe at saka sa mga nag-comment doon sa mga ilan kong videos. So ngayon guys, happy weekend po sa inyong lahat. Ng time para makipagkwentuhan ulit sa inyo guys, dahil nga kahit Saturday po ay nagtatrabaho ako or Sunday kapag may trabaho po, dahil kailangan talaga guys na kumayod tayo dahil sa inflation. Dahil guys sa pagtaas ng mga bilihin, kailangan natin po guys magsumika para mabayaran yung ating mga bayarin. Tubig, kuryente, diba guys, tumaas yung mga mga bills. So kahit Saturday guys, nagtatrabaho na ako kahit Saturday. Kuhan sa inyo yung time na to, dahil last week guys, nag-delete talaga ako ng mahigit 100 upload videos ko, na iyon guys na dinilit ko ay mayroong mga reuse content yun guys. So ibig sabihin hindi po yun sa akin, pero mayroon yung CC. Kaso guys, pag nag-apply na tayo sa Google AdSense, kailangan talaga guys natin makuha yung 1,000 subscribers at saka 4,000 watch hour. So anong nangyari guys dun sa aking public watch hour ay bumagsak, dahil yung mga public watch hour pala guys na nakuha dun sa mga videos na hindi sa akin, yung mga reuse content na yun ay hindi siya valid. So hindi siya kasali sa bilangan sa pag-apply na sa YPP o for monetization. So para doon sa 4,000 watch hour hindi siya valid guys. Kailangan talaga yung public watch hour na valid doon sa 4,000 watch hour ay yung original natin na video, yung sa atin talaga videos. So yun guys, nag-delete ako ng 100 mahigit na videos na in-upload ko. Yun guys ang dahilan sa pagbagsak ng aking public watch hour. So hindi ko na yun inisip guys, na kahit na bahala na bumagsak yung public watch hour ko, basta malinis na yung channel ko. Para doon sa pag-apply ko sa Google AdSense, hindi na ako magkakaproblema. Kasi pag nag-apply ka na guys, pag nag-apply na tayo sa Google AdSense, para maging makasali na tayo doon sa YPP at mamonetize na tayo, nire-recheck kasi ni YT ang ating channel. So nire-recheck nila kung tayo pa ay nakasunod sa kanilang mga palisiya. So guys, last month nagkaroon din ako ng dalawang copyright strike. Doon lang dun guys sa in-upload ko na video na mayroon siyang background music na upload ko, hindi ko na edit talaga ng maayos. So nagkaroon ako ng copyright strike. So dalawa yun guys, hindi, kaya nag-iingat ako ngayon na hindi ako makakuha ng pangatlo. Pero nag-expired na yun guys, kasi pag nagkaroon tayo ng copyright strike, antayin lang natin na ma-expired yun. Tapos guys, nagkaroon din po ako ng copyright claim, pero pinabayaan ko na, hindi ko na yung dinilit. Yung dinilit ko na lang guys yung iba pang mga videos na sa tingin ko makakakuha din po guys. Kapag nirecheck ni YT, makakuha siya din ng, baka din magkaroon ng copyright strike. So inunahan ko na guys, kasi ang nangyari lang guys talaga, bumagsak yung aking public watch hour. So malaki yung ibinagsak niya. Pero okay lang yun sa akin guys, kasi kaya ko naman mag-antay yung tamang time para po sa akin. So yung aking public watch hour ngayon guys ay nasa 800 hours na lang. So mahigit 800 plus na lang. So malaki pa yung kakailanganin ko. Pero okay lang guys, basta malinis na yung aking channel. Yung mga pagkakamali ko sa una ay hindi na maulit at hindi rin gawin ng mga bagong mga content creator, para hindi na sila mahirapan sa pag-apply sa Google AdSense, dahil talagang pahirapan yung paggagawa guys ng mga content ngayon, dahil marami ng mag-vlogger, marami ng mga content creator. Hindi naman po tayo mga famous na tao na para makakuha ganang mabilis na public watch hour. So guys, yun lang po yung sinishare ko. Sana huwag kayong mag-upload ng mga videos na hindi po sa inyo, hindi original po na sa inyo. So yun lang guys, maraming salamat sa aking mga subscribers.